Headquarter ng Manila Police District sa UN Avenue, kinalampag ng mga rallyista kagabi. May report si Paolo Macahilas. Kinalampag ng tinatayang mahigit 50 rallyista ang main headquarters ng Manila Police District sa UN Avenue dako alas 6:30 kagabi. Sa ginawang protesta, sinulatan ng mga ito ang pader ng MPD na nakalagay na tuta ng Amerika at sinira pa ang gate nito. Ayon kay Vencer Tisostomo ng Anak Bayan, dapat umanong palayain ang mga kasama nilang hinuli ng Manila Police District matapos magprotesta sa harapan ng US Embassy dakong alas 6 ng umaga at hagisan ng pintura ang silang embahada. Magigit at kinukundin na kasi natin itong ginawang panghuli. Wala pong illegal po ito, wala pong batayan at hindi po dapat kinukulong yung mga nagpo-protesta. Kinukundin na natin na kahit yung isang person with disability, hinuli nila at kakasuhan daw nila ng assault. O paano naman po mangyayari yun? Talaga pong nangangamba tayo na napakadahas at na naghahanda ng mas matindi pang karahasan yung pulisya para dito sa APEC Summit na paparating ngayong Nobyembre. Pagkalipas ng ilang oras, pinlalaya rin na Manila Police District ang mga aktivista na sina Aris Gupit, Jem Aramil, Orion Roshida, Teddy Angeles, Gerardo Gadi at Carl Anareta. Ayon sa mga ito, sa kabila ng pagkakakulong ay hindi pa rin sila titigil sa protesta at patuloy na kukundinahin ang panghimasok ng bansang Amerika sa Pilipinas tulad na lamang ng pakikialam ng tropang kano sa operasyon ng PNP sa sama sa Pano, Maguindanao, kung saan namataan ang isang US Army na napaslang. Doon sa loob, noong nagsasampahan na ng kaso, hindi nga nila malaman kung sino yung tumampot sa amin. Walang gustong humarap dahil hindi raw tiyak nitong mga kapulisan na ito kung ano o kung paano nila harapin yung mga kabataan. Kanina po naririnig pa namin sa balita yung Amerikano na nandun sa mama sa pano. Tapos nandyan pa, nalalaman natin at alam natin. Para sa Eagle News, Paolo Macahilas, IM1 with 25.